Hello guys, kamusta kayo? Okay lang ako. Sa episode ito, akin pong i-compare kung alin yung mas mabilis sa wired or sa wireless connection. Meron akong Wi-Fi na ito yung gagamitin natin for wireless connection. And then meron tayong UTP cable na mas mabilis. So, yung bilis ng ating connection will depend on doon sa capability ng Wi-Fi. Una, syempre dapat meron tayong mabilis na wireless device na gagamitin. So, check natin kung paano natin gagawin at papakita ko sa inyo kung paano nangyayari yung ganun kabilis na internet connection. So, bago yan ay shoutout muna po sa ating mga subscribers kay El Rey de Chavez, ganun din kay Mark Aldonera, sa Manalakbay TV Mix, shoutout po sa inyo. Ngayon, ating pong tingnan kung paano natin gagawin yung paano natin i-compare yung wireless at wired connection. Okay. Sa likod ko, meron tayong laptop. Yan. And then, i-check natin kung gaano siya kabilis. Okay? So, unahin muna natin yung wired connection. So, meron akong UTP cable dito. Ayan. So, medyo malayo yun siya. And then, this UTP cable is connected dun sa ating PLDT broadband. So, i-connect natin siya and then we'll try to speed test yung connection na meron dito. And then, ito test din naman natin dun sa kabila gamit yung wireless connection natin. So, ito is wired and then yung kabila is yung wireless connection. Take note, ang wired connection is makikita natin dito kung gano'n siya kabilis. Or makikita natin sa wireless kung gano'n kabilis. So, makukumpare natin dalawa. Makukumpare natin yung dalawa kung sino ba ang pinaka may mas mabilis na connection. Okay. So, i-plug in lang natin dun sa RJ45 slot. Registered jack. Okay. And then, mag-plug in tayo. And then, we're going to choose syempre. And then, ang gagawin natin is punta tayo sa website ng speed test. So, i-google lang siya. I guess nakikita nyo naman. So, makikita natin dito kung gaano kabilis yung sa wired connection. Okay. I-click ko lang yung go. Ayan. And then, nag-initialize na siya. So, kung mapansin nyo, pumalo siya ng hanggang dun sa 100 lampas pa. Right? So, mabilis yung ganun kabilis yung kanyang execution. Okay. Let's wait. Ayun, so meron tayong download rate na 55.99. And then, kung napansin yung upload rate natin, naging 123. So, medyo sobrang taas talaga siya. Since tayo connected through wired or yung UTP cable natin. So, ayun. Then, meron tayong upload rate na 108.90. So, mabilis siya. Okay. So, ito lang yung mabilis siya kasi gamit natin yung wireless wired connection. Okay, so i-try din natin kung gaano kabilis naman yung meron sa wired or wireless connection. Itong laptop natin ay naka-connect sa wireless connection. Okay? So dito ngayon i-check natin kung gaano kabilis yung ating internet connection gamit yung wireless, right? Na-check natin yung capability na meron sa wired connection. Dito naman, sa wireless tayo ngayon. So, let's open up our browser. Bukas tayo ng browser. And then, buksan natin ngayon yung speed test. So, gumagamit tayo ng wireless connection dito sa isang ano na to. I-go natin siya. So, same lang naman yung ating sources. Okay. I-go natin gamit yung wireless connection. So, medyo mabilis din siya. Pumapalo siya ng hanggang 50 din to. Okay, so 55.11 yung meron sa wired connection o sa wireless connection. Yun po ay download rate. Yeah.
dito ngayon sa ating screen, makikita natin na yung download rate natin for our wireless connection is 55.11. So, dun naman sa upload rate is 93.48. So, malaki yung difference. Although yung download rate natin dun sa kabila sa wired connections, halos same lang. So, sa wired connection is 55.99. Dun sa wireless connection is 55.11. And then, dun sa upload rate natin sa wireless connection is 93.48. And then, dito naman sa wired connection is 108.90. So, masasabi ko na mas mabilis yung wired connection compared sa wireless connection. Okay? Bakit natin nasasabing mas mabilis yung wireless or wired connection compared sa wireless connection? Ang wired connection po ay stable yung kanyang connection compared sa wireless connection. Lalo pa at yung connection ay meron siyang walls na pwedeng maka-hinder dun sa connection kapag gamit yung wireless. Let's say marami kayong nagko-connect. Kasi marami kayong nagko-connect sa wireless connection. Yun yung isang mahirap kapag maraming nakakonect dun sa router na yon. At nahahati-hati yung signal papunta dun sa computer na ginagamit mo. So sa wired connection, kung ano yung bilis na binibigay ng service provider nyo, yun yung bibigay sa'yo. At stable yun. Hindi siya nag-fluctuate. Hindi siya bago-bago. Yung parang mamaya magbabago yung signal niya. So, sa wired connection is, this is much faster kasi tuloy-tuloy nga siya. Hindi ko sinasabi na ang wired connection ay mabagal. Okay? Mas mabilis lang yung wired connection kasi hindi ko sinasabi na ang wireless connection ay mabagal. Mas mabilis nga lang yung wired connection kasi nga stable yung kanyang connection. Kung gagamit naman kayo ng wireless connection na mataas, at syempre, quality, mataas yung specs. So, walang pinagkaiba yung sa wired. Okay. Ang point lang natin kaya gumagamit tayo ng wired is for stable network connection. Okay. So, masasabi natin na mas mabilis yung wired connection compared sa wireless connection. So, napakadali lang paano siya i-set up. Okay. So, syempre, gagamit kayo ng UTP cable. So, ang bilis din sa paggamit sa UTP cable is depende dun sa category na gagamitin natin. Kasi sa UTP cable merong Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6e. So, I guess pwede nyo gamitin Cat6 or Cat5e. Yung Cat6e kasi ay medyo pang outdoor na siya. Hindi naman kailangan ng sobrang ganun. Pero wala naman problema kung gagamit kayo ng mas mataas na category. Kaya mo tinatawag siyang Cat. Category 5, Category 5E, extended. So, ayun, isa yung tip para mas mabilis yung ating connection. Kapag laptop yung gagamitin nyo at able na makakonect through ito pong wired connection, better to use wired connection compared sa wireless na nakakonect lang kayo sa Wi-Fi. Although mas madaling dalhin, kung saan-saan madalhin yung laptop mo kasi wireless ka naman, pero medyo mas mabagal yung connection compared sa wired. So, ayun yung isang advantage na gagamit tayo ng wired connection compared sa wireless one. Okay? So, I guess nakakuha ka ng konting idea kung paano natin compare yung wireless at wired connection kung alin ba yung mas mabilis sa kanilang dalawa. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads katulad nito. Free naman po ang pag-subscribe kaya i-click mo na yan. Thank you po at hanggang sa muli.